Ito ang nakakagulat pag-alis ng Kongreso sa Podor Confidential Fund ni Vice President Sara Duterte Carpio ay tila hindi makatarungan. Kaya tanong na marami sa ating mga kababayan, tambaloslos gumaganti na nga ba? Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, hindi di umano makatarungan ang pag-alis ng Kongreso sa confidential fund ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio, lalong-lalo na nagamitin ito sa proteksyon ng ating mga mag-aaral ng mga kabataan. Ito mismo ang sinabi ng isang political analyst na bakit mo naman daw pipilayan ang pondo ng mga ahensya na hawak ni Vice President Sara Duterte Carpio gayong napaka-importante naman daw ito. Tapos ang gamitin pang dahilan ng Kongreso ay yung gulo sa West Philippine Sea na ayon sa isang political analyst ay malabo naman daw di umano tayong susugurin ng China at kung mayroon daw di umano ng awayan ay talaga naman sa dagat lang ito mangyayari at hindi talaga papasok sa bansang Pilipinas dahil ang totoong malaking problema na kinakarap ng ating mahal na bayan ngayon ay internal problem natin gaya ng CPP-NP-NDF na sinisira di umano tayo sa loob ng gobyerno. Importante rin daw di umano itong West Philippine Sea pero hindi naman daw nangangahulugan na isasakripisyo natin ang kaligtasan ng ating mga kabataan lalong-lalo na ang mga mag-aaral ngunit tila nakapagtataka kung bakit tila pinapayagan ni Speaker Martin Romualdez na umikse na ang kongresista na magkakaliwang di umano na siyang nangunguna pa sa pag-alis sa confidential fund si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Pagkatapos pa di umano nilang siraan si Vice President Inday Sara Duterte Carpio ay pinasalamatan pa ng Speaker of the House mismo na si Martin Romualdez ang tatlong makabayang black na kongresista. Ibibang sabihin nito ay sumasang-ayon di muna ito sa pananaw ng makakaliwang grupo dahil mukhang kasalungat yata ito sa mithiin ng Uniteam dahil alam naman natin ang mithiin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte Carpio ay magkaisa at walang lamangan. Puro kapakanan ng taong bayan ang inuuna at hindi pa mumulitika. Kaya tila na nawagan ng marami sa ating mga kababayan ngayon na gawing speaker si Rodante Marcoleta dahil magaling at matalino si Congressman Marcoleta na lubos na sumusuporta noon pa man kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nga na kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang kanyang kagalingan lalong-lalo na sa pagresolba ng mga problema bilang isang matapang at magaling at mababatas at tunay na may totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan lalong-lalo na sa mitiin ng Uniteam. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, maging makatotohanan ang manatili sa ating mahal na bansa, alisin ang mga salot, maging mapagmahal sa ating mamamayang Pilipino, panghawakan natin ang makatarungang gawa sa ating bansa, manatiling may malasakit sa kinabukasan sa ating bansang Pilipinas. God bless us all. We love you all. Sobrang saludo po ako kay Speaker Romualdez sa kanyang paninindigan kasi nakikita niya yung paghihirap ng taong bayan. God bless po Sir Speaker. Sana matuwid niyong paninindigan at sana po ay lagi kayong gagabayan ni Lord. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr., sana nga po ipalit na si Kong Marcoleta. Matalino at magaling na mambabatas, the best siya sa House Speaker. Dapat lang siya tanggalin na si Martin Romualdez at siya na ang sumisira sa ating mahal na bayan na si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Mabuhay ka, Atty. Roque. God bless us all. And quote. Hala ko ba ang confidential funds ay tatanggalin? Pero ang katotohanan, abay, tinanggalan lamang ng confidential fund ng Kamara de Representante si VP at Education Secretary Sara Duterte. Ano po ang prueba na marami pa palang mga tanggapan ng gobyerno ang may confidential fund at hindi tinanggalan? O tignan po natin ha, ito pong slide nito. Magpapakita sa inyo kung ano-ano pala yung mga ibang ahensya na mayroong confidential intelligence and extraordinary expenses. Yan po yung tawag dyan. Aba, nangunguna sa listahan natin ang Kamara de Representante. O ito po ha, basahin natin. Confidential intelligence and extraordinary expenses. Extraordinary and miscellaneous expenses. Under one line po yan. 1.6 billion. O diba, ang mga taga-kamara, wow, ang gagaling nila.
linipat daw nila ang confidential fund ni VP Sara sa mga ahensya na nakikipaglaban sa West Philippine Sea. E ang tanong, paano po yung 1.6 billion ng Kamara de Representante? Para saan naman yung confidential, intelligent, extraordinary expenses ng Kamara de Representante? Gaya din ba kayo ng Coast Guard? Gaya din ba kayo ng Navy? Eh ako nga nagtataka ako, bakit mo bibigyan ng intelligence funds ang Coast Guard at saka ang Navy para sa West Philippine Sea? Bakit? At bibigay ba sila sa mga assets ng mga Chino? Meron ba sila mga assets na Chino na bibigyan ng intelligence funds? Ang kailangan po natin sa karagatan, satellite images lamang. Satellite data nang malaman natin kung sino-sino yung mga barko na nasa exclusive economic zone natin. So ano po, Speaker Romualdez, itong 1.6 billion, ibibigay din natin sa mga West Philippine Sea? Sige po, dahil kinakailangan, although similarly situated, must be treated alike. Ang tawag po dyan, Equal Protection Clause. So tanggalin po natin ang 650 ng Vice President and Education Secretary, pero ilipat din natin yung 1.6 billion ng House of Representatives na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses. Now, alam ko po, sumagot na yung Congresswoman Kimbo. Now, ang sabi daw niya, iba daw ang miscellaneous, extraordinary and miscellaneous expenses. Iba po, kasi ako naging kongresista. Alam niyo ba? Okay? 2 taon naman po ako naging kongresista. Ang extraordinary and miscellaneous expenses, kahit anong expenses yan, ang pagkakaiba, for purposes of liquidation, pipirma ka lang ng certificate. Totoo po yan. Inaamin ko po yan. O yan, siguro hindi makakaila naman ni Congresswoman na Kimbo, no? Pirma lang po yan. Certification na ginastos ng congressman yan. O, ibig sabihin, mas matindi po yan kaysa sa confidential fund. Kasi sa confidential funds, ang dami mong liquidation na kinakailangan talaga, i-liquidate mo. Pero ang extraordinary po, wala na pong liquidation lang. Certification na ginastos. Yan lang po yung pinipirmahan ng mga kongresista. Alam po po yan, 2 taon na akong pumirma niyan. So, wala na po tayong paligoy-ligoy. Personal knowledge ko na po yan bilang dating kongresista. Mas malala po yan kesa confidential fund. Mas walang control. So, ang gagaling ng ating mga kongresista, 1.6 billion ngayon ang mailipat sa MOOE ng mga lumalaban sa West Philippine Sea. Palakpakan natin ang mga magagaling na kongresista. Ano? Yung kay VP Sara lang lilipat nyo, hindi sa inyo? Eh bakit ganun? Hindi ba dapat patas? Hello, Speaker Romualdez. Kinakailangan para maniwala ang tao na ipagtanggal mo ng confidential fund ay hindi dahil sa politika, tanggalin mo rin yung nakalaan para sa Kamara de Representante. Now, siyempre, ang pinakamalaking confidential fund, ang presidente ng Pilipinas. Tumataginting na 2 billion. O, ang tanong, bakit ang Office of the President, confidential expenses 2.250? Extraordinary miscellaneous expenses 23,525 and intelligence expenses 2,310. O hindi ba natin pwedeng idiretso na yung mga confidential at intelligence expenses sa NICA, sa Navy, sa Armed Forces of the Philippines? O bakit kinakailangan pumunta pa sa Office of the President? So, Speaker of the House, Martin Romualdez, ilipat na rin po natin itong tumataginting na 4.5 billion intelligence and confidential fund ng presidente, ilipat na rin po natin sa hukbong sandatahan ng Pilipinas, sa Philippine Coast Guard at sa iba't iba pang mga ahensya na sumasabak sa West Philippine Sea. Eh siguro pambili na lang natin ng mga additional barko yan kung yan talaga ang gusto. Ang sinasabi ko lang po ha, dapat patas ang trato sa lahat. Kasi kapag tinutukan mo lang at pinuruhan mo lang ang Vice President, politika. Tinatanggalan mo ng pondo ang potential na kalaban. Now, siyempre, hindi magpapahuli ang Senado. Ang Senado, parang kamera din yan. Pareho din po ng entry yan. Confidential, intelligence, extraordinary expenses. Yan, pareho po. Kaya lang, di hamak, mas maliit ang Senado. 331 million. Pero kung tutuusin po, yung 331 million na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses, eh mas maliit naman po yan doon sa 150 na linaan para doon sa Education Secretary. Although, mas malakit siya compared doon sa 500 ng Vice President. Pero kukumpira po natin, ibalik natin yung sa Presidente. Bakit ang Vice President, 500 million lamang, pero ang Presidente, sa confidential fund alone, eh 2.3 billion. Eh di ba pareho naman silang executive branch of government? Bakit ang Speaker of the House,
tinanggalan sa vice president, hindi tinanggalin sa president. Dahil magpinsan, o dahil banta sa 2028 ang vice president. Malinaw na po mga kababayan, ha? Hindi po kami nag-iimbento. Yan po ay nanggaling sa mga pahina ng General Appropriation Bill, okay? Na didi-discuss ngayon ng Kamara de Representante. O gusto niyo pang mag-education, sige po, education tayo. Ano ba yung confidential, ano yung intelligence, at ano pa yung miscellaneous? O tignan po natin, meron din po tayong slides dyan. Dahil alam naman, 15 years po tayo nagturo ng constitutional law din at ang international law. Ang confidential expenses po ay related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of the agency. O, di ba ang vice president naman po, gaya ng presidente, may obligasyon na itaguyod ang saligang batas. May obligasyon na labanan ng terorismo. Ang DepEd, alam niyo ba ang DepEd, ang mga komunista, nagsisimula ng mga eskwelahang pambata para maaga pa lang brainwashing na. O bakit hindi ba pwede gamitin yon ng DepEd na 150? Intelligence expenses, ito talaga, amount paid for expenses related to intelligence information gathering activities of uniformed and military personnel and intelligence practitioners that have direct impact to national security. Hindi naman po issue to kasi wala namang intelligence fund si VP Sara. Ang meron, yung presidente, 2.25 billion din. Pero ibigay na natin sa kanya yon. Dahil after all, he is the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. So dapat may intelligence expense siya. Pero bakit yung confidential expense, presidente lang bibigyan, wala ang vice president. Tapos ito pa po yan, extraordinary miscellaneous expenses. Alam nyo, tanggapin na natin. Yung mga taong gobyerno, yung mga bigibigay, yung mga sa patay, sa kasal, dyan po lahat ang gagaling yan. Kung pupunta kayo sa mayor nyo, hingi kayo ng panggamot, dyan niya kukunin niya. At yan, isi-certify lang. Pipirmahan lang yan na ginastos ng public officer. No questions asked. 2 taon ko po pinirmahan yan sa Kongreso. Certification alone. Kaya po walang liquidation sa Kongres. Certification alone lang po yan. Yan po ang katotohanan. And I hope si Congresswoman Kimbo can confirm this. Okay? So ano pa bang mayroon tayong slide dito for the education of our watchers? No? Baka technical na yung mga ibang slides natin. Pero ito naman po yung mga annual extraordinary expenses. Lahat po ng kalihim binibigyan naman. Ito yung mga pambigay-bigay sa mga nanghihingi. Ayan, no? Diba? Pat ang Department Secretary meron, 264,000. Ang mga USEC meron, ang mga ASEC meron. O, diba? Mga pamigay-migay yan. So, huwag na natin ipagkait yan. Sa tao naman napupunta po yan. Okay? So, ano po ang leksyon? Speaker, magpakatotoo po tayo. Politika po ang dahilan kung bakit tinanggalan nyo ng confidential fund si VP Sara. Huwag naman po. Unang-una, napakaaga pa. Pangalawa po, halal ng taong bayan si BP na kakilalang kalaban ng mga terorista ang CPP-NPA. So natural, gagamitin niya ang confidential fund niya in the same way na ginamit niya ang confidential fund niya nung siya ay mayor ng siyudad ng Davao. Lalabanan ang mga terorista ng CPP-NPA. At para bang patunayan niyo sa buong madlang bayan na walang politika, eh dapat po lahat ng confidential fund tanggalin. Huwag lang yung key. VP. Malinaw naman po siguro yan, and that is a fair statement to make. Otherwise, talagang binabanatan nyo lang po ang Office of the Vice President. At yun ang mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinang at komento tungkol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ng ito. Thank you so much po!